Alex Gonzaga. Yes, it was Alex Gonzaga. But let me explain that that happened 12 years ago. We were doing a teleserye then. Kaya lang kasi it didn't only happen once. It happened once, twice, thrice. So, hindi lang naman ako. There were other co-workers who were also getting irked about yung working habit niya. So, napag-usapan na akong spokesperson. Napag-usapan ng cast? Ng grupo? Gabi tuloy. Yeah, anyway, nabanggit ko na. Gabi. Uh-oh. Gabi, Cheska Inigo, si Nadine Lustre. We were all together and nobody had the strength or the audacity to come up to her and talk to her. So, hindi rin totoo na pinagsigawan ko na ulo hanggang paa. That morning, late na naman siya. So, umuusok na lahat sila. I'm gonna walk out of this set. If you don't tell her off, ganyan, you better tell her off. Hindi ko na kaya, ganyan, ganyan, ganyan. So, ako ba? O sige, ako lang naman ang may lakas ng loob. So anyway, wala pa akong sinabi, ganyan, ganyan. Hanggang sa lunch break, umalis na naman siya. Pag alis niya, pagbalik niya, basa yung buhok, walang makeup. So we had to wait na naman for another 3 hours bago makapag-take. Syempre, kumukulo na yung dugo ng lahat. Ako naman, sabi ko, kasi may eksena siya, dapat iiyak siya. Parang mami niya ako nun, hindi siya makaiyak. O sabi ko, Alex, you know why you cannot cry? Because you're not in touch with your emotions. You're very indifferent to your co-workers. You know, honestly, I want to talk to you. Kasi, you know, we don't like what you're doing, that you're always late. Marami akong ganap ganyan. Sabi ko, wait a minute, I'm trying to talk to you nice. Hindi, kasi hindi nila kikita inside ko. Sabi ko, hindi pa pinapanganak ang babasto sa akin, Alex. Please, kinakausap kita ng maayos. If you wanna stay long in this business, you cannot last kung ganyan ang attitude mo. Na palagi kang late, dito ka pa maliligo sa set, and you know, you cannot even memorize your lines, hindi ka makaiyak. Hindi, nagagalit siya kay Nadine kung nauunang umiyak si Nadine. Eksena niya daw, ko, I'm not talking to you like this because I want to put you down. I want you to succeed in your career. I want you to be great. Kasi siya yung banner star ng channel. So, okay, sige, I get that. But, sabi ko, granting na galing ka sa trabaho. Sabi niya, hindi naman ako galing sa bahay, galing ako sa trabaho. Kasi marami akong booking, alam ng mami ko yan. Gusto mo, kausapin mo pa yung mami ko. Sabi ko, kahit kausapin ko yung mami mo, the thing is, you made a commitment to come to this taping. You have to come early. It didn't only happen once. Twice, ang dami ng beses, nakakapagod na rin. Sabi ko, kung gusto mong magtagal sa industry, hindi ganyan yung ugali, Alex. I hope you understand. Okay. How did it end, Dina? Wala, ang ending, nag-iyakan kami, and then okay na. So, kumbaga, naiyak din ako because nagsalita ako because I had to spill my heart out. Okay, alright. Kasi pagod na rin ako. So, you parted okay? Okay kami. Nagkataon lang nung yung press con, may nagtanong sa akin, meron na bang artista ang nag-primadona ano sa'yo? Okay. Ah, oo, sabi ko marami. And then sinabi na nga nung, hindi, balita namin. Totoo ba yun? Nakagalita mo si Alex Gonzaga, ganyan-ganyan. Ay, naku, sabi ko, huwag na natin pag-usapan yun, matagal na yun. Ang inyong relasyon. Where are you in the context of... Hindi ako galit kay Alex. Ito okay. Pa, I even guested in her show. Yung mga taong nagsasabi, sagutin mo na, basta tinawag kang matanda. Actually, and your position is? Hindi ako na-offend na tinawag ako matanda. It's true. Matanda na ako, I'm 61, but I'd like to see people at 61 if they're still looking fresh. At did that narrative in answer to a question in a press conference. Then yung cake issue naman na yun, sabi okay. Na, bakit nag-post? Actually, si Estudang nag-post. Okay. Nandun na yung cake, tapos, oh, ganun yung mga tao. Parang nanulok siya. Tapos sabi ko, natatakot siya. Sabi ko, no, I won't put cake on your face. Right. But not, you know, to do something. Parang joke na lang. Sige, i-post mo na. It was a joke. Okay, all right. I get but that. I didn't intend to hurt. If I hurt Alex's feelings because na-post yun, sorry, pero it was a joke. It was, wala, we were just having fun ng birthday ko. Maraming salamat. Okay.